Sa huling bahagi ng kwento ay naranasan nila Magnus ang unang engkwentro sa aswang na tagaroon sa probinsya ng Bohol. Noong una ay naisip nilang mga pangkaraniwang paniki lang iyon na nanginginain ng bunga ng mangga. Pero napansin ni Magnus na nagliliwanag na pula ang mga mata noon, kaya doon na siya nagduda na aswang nga ang mga iyon. Sinubukan niyang makiusap na itigil ang panggagambala na ginagawa noon sa kanila. Pero mukhang determinado ang mga nilalang na may mapinsala. Kaya napilitan si Magnus na gamitin ang kanyang baril at tinadtad niya nga iyon ang bala sa katawan na naging dahilan ng pagkabagsak noon sa lupa. At ang higit pa na ikinatakot nila dahil nakita nilang may dalawang aswang pa ang dumampot sa aswang na pinagbabaril ni Magnus at inilipad iyon papalayo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Ilang saglit pa ay narinig na nila ang sasakyan ng mga magulang ni Magnus at nagmamadaling makapasok upang alamin kung ano ang nangyari. Hindi din naman kasi kalayuan ang lugar na pinaglalamayan, kaya dinig doon ang sunod-sunod na putok ng baril. Magnus! Magnus! Malakas na pagtawag pa ng daddy ni Magnus habang may bit-bit na rin itong baril. Bumaba na ito ng sasakyan kahit hindi pa pinapatay ang makina. Nakasunod din dito ang kanyang mami na meron ding dalang baril. Mabilis na binuksan ni Magnus ang main door. Anong nangyari? Ah, may aswang dad. Gumambala. Sagot pa ni Magnus habang nasa gilid niya naman ang dalawang kaibigan na sila Tombi at Pandoy na nakataas ang mga kamay nito na animoy kriminal na hinuhuli ng pulis. Uy! Kayong dalawa! Bakit nakataas ang mga kamay nyo? Tanong pa ni Mang Hector sa dalawa. Wala po. Uy, ibaba niyo yung kamay niyo. Tapik pa ni Magnus sa dalawa. Ilan? Muling tanong ni Mang Hector kay Magnus. Isa lang dad ang nagpumilit na pumasok. Pero noong bumagsak ay may dalawa pang dumating. Kinuha yung aswang na tinadtad ko ng bala. Lagi kayong maging alisto ha. Babalik yun. At siguradong mas marami ng kasama. Putlang-putla naman ang dalawa habang nakikinig sa usapan ng mag-ama. Sige, magkarga ka muna ng bala sa kwarto. At maya-maya, nandito na ang mga kuya mo. Sila naman ang magbabantay dito. Tayo naman ang doon sa lamay. Dali-dali nang tumalikod si Magnus at pumasok sa silid ng kanyang mga magulang. At nagkarga ng bala sa magasin ng kanyang dalawang baril. Pagkababa niya ay nakita niyang may hawak ng Uzi ang kanyang ama at iniabot iyon kay Mang Ambo. Oh, eto! Pag nagkagibitan, huwag mong papabayaan ang anak ko ha! Tumango naman si Mang Ambo, sabay inilagay ang baril sa isang katamtamang laki ng bayong. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na mga kaibigan ni Magnus sa kanilang nasaksihan noong gabi. Matapos makapaghanda, ay tumulak na ang apat sa lugar na pinaglalamayan. Pagkarating doon, ay napansin nila na marami ang tao. Naroon na rin ang mga katulong nila na abala sa pamimigay ng pagkain sa mga bisita. Tuloy-tuloy din ang pagpapaikot ng namimigay ng kape, kaya buhay na buhay ang mga nakikipaglamay. Walang inaantok at lahat ay nag-i-enjoy sa pagsusugal. Nagsalita naman si Magnus. Oh, maglaro na kayo. Di ba sabi niyo gusto niyo magsugal? Sabay abot nito ng 1,000 sa bawat isa.
tanging si Mang Ambo lang ang tumanggap. Oh, anong nangyari sa inyong dalawa? Tinalikuran lang siya nito at kumuha ng kape sa nagpapaikot, sabay umupo na sa may gilid. Natawa naman si Mang Ambo. Akala ko ba sanay sa mga rayot sa tondo yung mga kaibigan mo? Eh bakit parang natroma yata bigla? Nakarinig lang ng putok ng baril. Nagtawanan na lang sila Mang Ambo at Magnus. Mang Ambo, oh, sa'yo na rin itong tag-isang libo noong dalawa. Galingan mo ha, ikaw ang taya sa inuman natin pagkatapos ng libing. Kasi budget natin pang inom yung binigay ko sa'yo. Napakamot naman ang ulo si Mang Ambo at sinabing, ano ba yan? Parang obligado pala talaga akong manalo eh. Sabay ngiti nito at tumalikod na rin. Maya-maya ay lumapit kay Magnus si Maris nang makita siya nito. Good evening, sir. Uy, kau pala. Magandang gabi rin sa'yo. Kape, sir, o sopas, baka gusto nyo. Ah, sige. Sopas na lang para hindi ako sikmurain. Sige, sir. Sabay kuha nito sa lalagyanan. Ito po, sir. Dahan-dahan lang po ha. Mainit yan. Kakaluto lang. Ah, ganun ba? Mukhang masarap pa. Amoy pa lang. Opo, sir. Si mama nagluto niyan. Ah, sige. Salamat. Doon muna ako sa mga kaibigan ko ha. Okay po. Sabay iniwan niya na ito at umupo sa may tabi ng mga kaibigan. Uy, kayo! Baka gusto niyo ng sopas. Ang sarap ng sopas ni Aling Maming oh. Laman loob yata ng aswang ang nilagay dito eh. Malasa kasi eh. Hindi naman kumikibo ang dalawa at nakatulala sa kawalan. Ah, bahala kayo. Hindi niyo matitikman ang masarap na sopas ng Bohol na nilagyan ng gatas galing sa dodo ng cow. Sabay tawa pa nito. Hindi pa rin talaga umiimik ang dalawa sa kabila ng mga biro niya. Sinimula na nga ni Magnus ang paghigop ng sopas na nakalagay sa isang baso na styro. Nakapwesto silang tatlo sa may gilid na malapit sa may likuran ng pintuan, kaya hindi gaanong pansinin ang kinalalagyan nila. Tinignan niya ang mga kasama niyang sina Tombi at Pandoy. Nakayuko ang mga ito at tila nanginginig pa rin ang mga siko dahil sa trumang naranasan ilang oras pa lang ang nakaraan. Nagsalita si Tombi. Mugs, ano pala kung nakain kami ng aswang na iyon kanina? Tura pa nito habang nakayuko. E di masarap ang hapunan ng mga aswang ngayong gabi. Kaswal at nakangiting sagot pa ni Magnus dito. Iyon lang ang isasagot mo? Galit na pagsasalita pa ni Tombi. Sumeryoso naman ang mukha ni Magnus. Ano ba gusto mong isagot ko? Nandito tayo sa probinsya at ito ang realidad dito. May mga peligro sa paligid na hindi alam ng mga nasa Maynila. At kahit sabihin pa sa kanila, ay gugustuhin nilang hindi maniwala para hindi sila matakot. Nasa sa inyo naman kung hahayaan nyo maging biktima na lang kayo o ilalaban nyo ng patayan ang buhay nyo. Ano ba ang pinag-aalala nyo kasi? Diba? Mga patapon naman ang buhay nyo sa tondo? May mabuti ba kayong ginawa para sa mundo? Inom, yosi, babae, sugal, droga, pagnanakaw, pandurukot at pang-hold up? Alin doon ang may naidudulot na mabuti? Hindi na nakasagot pa si Tombi. Tila natauhan ang dalawa sa masasakit na sinabi ni Magnus. Nagsalita din naman si Pandoy. Mags, kung magbago ba kami, tutulungan mo kaming makahon? Sumagot naman si Magnus sa kanila. Oo naman. Kaya ko nga kayo isinama, di ba? Para makita nyo rin ang ibang mukha ng mundo. Yung totoong buhay, hindi gaya ng meron tayo sa syudad. At ang mga katulad nyo ay may magagawa pang mabuti sa kapwa. Anong ibig mong sabihin, Mags? Muling tanong pa nito.
Hindi ako naniniwala na natural ang pagkamatay ni Lola Corazon. Mukhang pinatay siya at malalim ang ugat noon. Gusto kong siyasatin ang katotohanan. Hindi aksidente ang pang-aaswang sa atin kanina. Tinatakot tayo para umalis kami agad sa lugar na ito. Nagsalita naman si Tombi. Ipapaano yan? Uuwi na rin naman tayo, di ba? Pagkatapos ng libing? Tsaka hindi ka pwede magtagal dito. May trabaho ka sa Maynila. Hindi. Magre-resign ako. Nararamdaman kong hindi ako nababagay sa mundong ginagalawan ko. Hindi ako nabuhay para ikulong sa isang kwatro-kantong opisina maghapon at humarap sa computer. Okay. Sagot pa ng dalawa. Maya-maya ay magsasalita pa sana ang dalawa nang may biglang pumasok na dalawang matandang babae at isang katamtamang edad na lalaki na puro nakaitim at nakabelo. Sabay lumapit ang mga ito sa kabaong ng lola ni Magnus. Nagsalita si Magnus ng pabulong sa dalawa. Shhh! Huwag kayong maingay. Pagmasdan yung maigi ang tatlong iyan na nasa harapan ng kabaong. Huwag kayong magpapahalata ha. Kaya nagkunwari nga sila na nakatingin sa ibang direksyon. Gamit ang refleksyon ng salamin ng bintana, ay pinagmasdan nilang mabuti ang mukha noong dalawang matandang babae na nasa harap ng kabaong. Tila may salitang sinasabi iyon. Tapos may inilabas na isang maliit na sanga ng puno na merong tatlong pirasong tuyong dahon ang naroon. At inilapag iyon sa ibabaw ng salamin ng kabaong. Nakita niyang nagngingitian ang tatlo. Kakaiba ang naramdaman ni Magnus sa tatlong iyon. Dahil sino ba naman ang pupunta sa patay para makilamay tapos magtatawanan sa harapan ng kabaong? Lumapit si Magnus sa kinaroroonan ng tatlo at nagkunyaring nakikilamay lang din at naglagay ng pera sa lagayan ng abuloy. Pero habang naglalakad siya papalapit at naglalagay ng pera sa lagayan ng abuloy, ay itinuon niya talaga ang kanyang pandinig sa mga sinasabi ng tatlo para marinig niya ang pinag-uusapan. Nagbubulungan ang mga iyon. Pero narinig niya noong sabihin ng isa, "Sa wakas, patay ka na rin, Cora. Wala nang hadlang sa mga plano namin." Sumagot din naman yung isa, "Ang problema natin, paano natin malalaman kung nasaan yung medalyon? Siguradong hindi niya yun ibigay sa anak niyang si Hector dahil nasa Maynila ito." Noong marinig ni Magnus ang pangalan ng kanyang ama, ay napalingon siya sa mga ito at napansin din iyon noong lalaki sa kasinenyasan ang dalawang kasama na huminto sa pagsasalita dahil merong nakakarinig. Sabay umalis na nga ang mga iyon sa harapan ng kabaong at diretsong naglakad papalabas. Nilingon naman agad ni Magnus ang ibabaw ng salamin upang tingnan kung naroon pa ang itim na sanga na may tatlong maitim na tuyong dahon na inilapag noong isang matanda sa ibabaw ng kabaong ng kanyang lola. Pero wala na ito. Kaya dali-dali na siyang lumabas upang usisain kung nanatili pa ba sa lugar ng lamayan ang tatlo. Nakita niya na lang ang mga ito na nasa may malayo na, sabay lumiko sa isang malaking puno at nawala. Kasunod noon, ang malakas na paggaspas ng pakpak ng ibon. Nahalatang doon lang banda sa may malaking puno nang galing ang tunog. At doon lang din ang may mga gumalaw na dahon. Kinutuban na ng hindi maganda si Magnus. Muli na siyang pumasok sa loob at umupo katabi ng mga kasamahan niya. "Ano tol? May nakuha ka?" Sumagot naman siya. "Oo, narinig ko ang pag-uusap nila." Nagbiro naman si Tombi. "Hulaan ko, narinig mo nga ang pag-uusap nila, pero wala kang naintindihan kasi salitang Bisaya."
at nagtawa na naman ang dalawa. Sira, nakakaintindi ako ng Bisaya. Hindi lang ako nagsasalita. Eh ano pala ang sabi? Hindi ko maintindihan ang tinutukoy nila eh. Basta may sinabi sila na wala na daw hadlang sa mga plano nila. Tapos, may hinahanap silang medalyon. Nagtanong naman si Tombi. Bakit, Mags? Albularyo ba ang lola mo? Sa pagkakaalam ko, hindi naman eh. Wala din namang naikwento si Dad na albularyo si Lola. Ah, okay. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay napansin sila ni Maris. Lumapit ito sa kanila at nagdala ng sopas. Mga sir, sopas, baka gusto nyo, pampainit ng sikmura. Tumagilid naman ng bahagya ang mukha ni Pandoy at pabulong na sinabi. Hindi na kailangan. Makita ka lang namin, nagiinit na ang buong katawan namin eh. Ha? Ano po yun, sir? Usisa pa ni Maris. Si Magnus naman ang sumagot. Sabi niya, gusto daw nila. Kailangan daw talaga nila magpainit ng katawan dahil madaling araw na oh at nilalamig na rin sila. Kaya inabutan na ni Maris ng sopas ang dalawa. Habang sarap na sarap ang dalawa, sa hawak na sopas, ay nilapitan ni Magnus si Maris sa may bandang tenga at binulungan. Maris, may itatanong ako. Atin-atin lang ito ha. O sige po sir, ano po yun? Kilala mo ba yung tatlong pumasok kanina na pare-parehong nakaitim? Yung dalawang matandang babae at may isang katamtamang edad na lalaki? Opo. Kilala iyon dito sa lugar. Mga alta sila ng lugar kagaya ni Lola Corazon. Eh bakit kakaiba sila makakilos? Atin-atin lang din po sir ha. Balibalita kasi dito sa lugar namin na miyembro sila ng mataas na uri ng mga barangan at aswang at mortal silang kaaway ng pamilya nyo. Meron pa pala akong isang tanong. Sige po, sir. May lahi bang albularyo si Lola Corazon o ang pamilya namin? Lumingalinga muna sa paligid ang dalaga saka sumagot. Sir Magnus, si Papa po ang kailangan niyong tanungin tungkol dyan. At siya na po siguro ang dapat magkwento sa inyo. Baka mali kasi ang ibang detalye na masabi ko eh. Ha? Pagtatakang tanong pa ni Magnus. Maris! Anak! Halika muna! Tawag pa ni Aling Maming na ina ni Maris. Sabay sabing, Sir Magnus, excuse me lang po ha. May ipapagawa lang ako sa anak ko. Tumango naman si Magnus. Saka muli na itong umupo. Ano Mags? Busted na agad? Nagsisimula pa lang? Mga sira ulo, hindi ako dumidiskarte no. Asus, bakit pa kasi hindi? Maganda naman at mabangis ang tindig. Pangrampahan ang kalidad ng babaeng yan eh. Ikaw din. Kung ayaw mo kami na lang. Sumagot naman si Magnus. Ayos lang naman, nasa sa inyo yan. Kung hindi ba kayo takot kay Daddy? Sabay ngiti pa nito. Matapos ang limang gabi ng palamay, ay inilibing na nga si Lola Corazon. Hapon na iyon ginanap. Labis ang kalungkutan ng lahat ng dumalo dahil ayon pa sa mga nakakakilala, kapitbahay at mga kamag-anak, na mabait daw talaga ang matanda. Madalas daw iyon namimigay ng bigas sa buong lugar, lalo na kapag panahon ng kalamidad. Madali rin itong lapitan kapag may nangangailangan ng tulong. Isa na nga sa mga pamilyang iyon ay ang pamilya ni Mang Rudy. Bata pa si Mang Rudy noong nakilala niya si Lola Corazon. Madalas siyang nakikiusap noon na mag-extra bilang tagahakot ng palay sa bukirin nito. Hanggang sa dumating ang panahon na nakapag-asawa at nagkaanak na si Mang Rudy. Nang humagupit ang isang malakas na bagyo, ay nasira ang barong-barong na tinitirhan ng pamilya ni Mang Rudy.
at dahil sa hindi naman kanila ang lupang kinatitirikan ng barong-barong ay hindi na sila pinayagan pang muling magtayo doon. Kaya lumapit siya kay Lola Corazon at nakiusap na kung pwedeng makisilong sa kamalig nito na imbaka ng palay. Hindi naman sila nabigo at pinayagan nga sila. Kinalaunan ay inalok sila ng matanda na doon na talaga manirahan sa loob ng compound ng bahay nito at sila ang magiging tagapangalaga ng buong bahay at mag-aasikaso na rin sa matanda. Tuwang-tuwa naman si Mang Rudy dahil alam niyang hindi na sila magugutuman ng kanyang pamilya. Wala naman kasi siyang permanenteng pinagkakakitaan kaya madalas ay kinakapos. At iyon na nga ang simula ng paninilbihan nilang buong pamilya sa tahanan ni Lola Corazon. Matapos ang libing ay nanatiling nakatayo sa may unahang puno sina Magnus, Tombi, Pandoy at Mang Ambo. Pinagmamasdan nila ang unti-unting paglisan ng mga dumalo sa libing. Muli na naman nilang nakita ang mga matandang nakaitim na pumunta sa lamay noong unang gabi. Nasa malayo lang ang mga ito at nakatanaw lang din. Marami itong mga kasama, mga lalaking payatin lang pero kakaiba ang aura na tila nilulukuban ng kadiliman. Sabay nakita ng apat na tinuro pa sila ng mga ito. Kinabahan naman sina Tombi at Pandoy at sinabing, "Anong problema ng mga yan? Gusto yata ng gulo." Sumagot naman si Mang Ambo, "Mag-iingat kayo sa mga yan. Balita ko, mga altayan dito sa lugar at angkan ng mga hukluban." Nagsalitang muli si Tombi. "Tara Mags, uwi na tayo. Padilim na oh. Delikado tayo dito. Baka mga aswang din yan. Hindi natin kakayanin. Ayokong maging hapunan nila." Hindi na sumagot pa si Magnus at laglakad na nga sila papauwi ng bahay. Pagkarating ng bahay ay pagod na pagod ang lahat. Abala naman sina Mang Rudy at Aling Maming sa pag-iistima at pagpapakain ng mga nakilibing. Tumambay sa likuran ng bahay ang tatlo kung saan naroon ang isang malaking kamalig na tambakan din ng mga naaning palay. Ginawan rin kasi iyon ng kwarto na nilagyan ng tatlong double deck na ginagawang patulugan ng ibang mga trabahante na hindi nakakauwi. Habang nagpapalipas ang tatlo ng oras sa may kamalig, ay narinig nila ang ilang huni ng aswang na mukhang hindi lang iyon nag-iisa. Kaya sinabi ni Mang Ambo, "Uy, ipasok niyo na yung lamisita dito sa loob. Dito na lang tayo sa loob mag-inuman. Mahirap na, baka bigla na lang tayong masaklot yan sa labas." Ipinasok na nga nila Pandoy at Tombi ang lamisita kung saan naroon ang kanilang iniinom, pati na rin ang mga bangko. Habang nagiinuman at nagkikwentuhan ang tatlo, ay dumating naman si Magnus at naabutan itong tumatagay na ang tatlo. "Sir, shot po!" Alok pa ni Mang Ambo dito. "Sige, painom ako." Agad naman siyang inabutan ni Pandoy. "Ang lalim yata ng iniisip mo, tula." Tanong pa ni Tombi dito. "Kung ikaw ba ang nasa katayuan ko, hindi ka ba mapapaisip ng malalim? Para kasing may malalim na misteryo ang nakatago eh, sa mga pangyayari dito." "Ipagpabukas mo na lang yan, sir, ang pag-iisip. Uminom na lang muna tayo para masarap ang tulog. Tapos bukas, kausapin mo si Rudy." Sabi pa ni Mang Ambo. "Baka may makuha kang impormasyon doon na makakasagot ng mga katanungan mo." Nag-inom na nga ang apat hanggang sa malasing. Bandang alas 8 ng gabi ay tahimik na ang buong kapaligiran at mukhang namamahinga na rin
ang lahat ng mga tao. Bago matulog ay nakaugalian na ni Maris na tignan ang lock ng gate at mga pintuan ng bahay para masiguradong hindi mapapasok ng masasamang loob. Matapos makapag-check ng lahat ng mga pintuan ay umikot na ito sa likuran upang muling bumalik sa kanilang bahay na nasa likuran lang din ng mansyon. Nadaanan nito ang kamalig at nakitang nakahiga lang sa upuan si Magnus at mukhang malalim na ang tulog dahil sa kalasingan. Hala sir, bakit yan kayo natulog? Pumasok pa siya sa kaloob-looban ng kamalig upang usisain kung naroon lang din ba ang mga kasamahan nito. Nakita niyang naroon din sa loob sina Tombi, Pandoy at Mang Ambo. Pero wala ito sa mga higaan. Magkakaiba ang pwesto ng mga ito na nakayakap sa mga sako ng palay. Napangiti na lang si Maris at sinabing, "Hay, mga lasinggero talaga." Inilak na niya ang pinto mula sa loob at isinara. Kahit nabibigatan ay pilit niyang inalalayan si Magnus upang maiakyat ito sa silid. "Sir, gising po kayo. Huwag po kayo masyadong magpabigat. Baka mabitawan ko kayo." Medyo nagkaroon naman ng malay si Magnus kaya nakapaglakad ito habang nakapikit na inaalalayan ni Maris hanggang sa maiakyat na nga ito sa silid. Dahil medyo masikip yung bandang gilid ng kama ay nawala sa balanse si Maris. Saka napatumba sa kama at kasama niya namang bumagsak doon si Magnus. Dahil sa nauna niyang ipasok ang kanyang katawan sa may gilid para sana mahila si Magnus, kaya nadaganan tuloy siya ni Magnus noong bumagsak ito at sa mismong labi niya pa napasubsob ang labi ng binata. Nahintuan siya dahil sa nangyari at maging si Magnus ay nagising rin at napasabing, "Sorry." Sabay na wala na naman ng malay at doon naman napasubsob sa dibdib niya. "Sir, umurong ka muna konti. Bubus ko yung kinasubsuban mo." Narinig niya na lang na sumagot ang binata na parang umunguya ng salita dahil naroon nga ang bunganga nito nakasubsob sa kanyang dibdib kaya walang malinaw na salita ang lumalabas. Pinilit niyang maipaling patihaya ang binata at sa ilang ulit niyang pagtulak ay naialis niya naman ito sa pagkakakumbabaw sa kanya. Pero talagang lantang gulay at wala iyong malay. Hinubaran niya na lang iyon ng sapatos, saka pinalitan ang suot na t-shirt na itim ng white sando para maging presko ang pagtulog nito. Nang matapos mabihisan ay saglit siyang tumayo sa harapan nito at pinagmasdan ang mukha ng binata at pabulong na sinabi, "Mas gwapo ka talaga kapag tinititigan ng malapitan. Ang amo ng mukha mo kapag nakapikit ka. Kaso lang lasinggero ka eh. Ayoko sa lasinggero. Che, dyan ka na nga." Nakangiting pagbigkas pa nito, saka tumalikod. Pero bago niya pa maisara ang pinto, ay narinig niya na lang na binigkas ng binata ang salitang, "Maris, thank you." Nagulat siya at inisip na baka gising talaga ang kanyang among lalaki habang kung ano-ano ang pinagsasabi niya dito. Pabulong na lang din siyang sumagot, "You're welcome, Magnus." Sabay sara ng pinto at bumalik na sa kanilang bahay na naroon lang din sa likuran. Pagkapasok niya ay nasalubong niya ang kanyang ina na si Aling Maming na papalabas na rin sana ng pinto upang hanapin siya. Medyo natagalan kasi si Maris sa labas kaya nag-alala ito na kung ano na ang nangyari sa anak. Tinanong agad ni Aling Maming ang anak
kung ano ang nangyari at kung bakit ito natagalan. Sinabi naman ni Maris na nadaanan niya si Magnus na nakahilata sa isang upuan, kaya inakyat niya na lang muna iyon sa silid. Nakangiti naman na sumagot si Aling Maming sa anak na may pagdududa. Talaga? Inakyat lang? Bigla namang namula ang pisngi ng anak. Opo, Ma! Si Mama talaga kung ano-ano ang iniisip. Uy, wala ah! Sinisigurado ko lang na napapangalagaan ng maayos ang bataan. Sabay ang nakakalokong ngiti nito. Oo nga po! Sige po, tutulog na ako. Sabay nagmamadaling pasok nito sa kanyang silid. Pagkapasok sa silid, ay ramdam pa rin ng dalaga ang pag-init ng kanyang pisngi dahil sa kaba. Lalo na sa mapang-intrigang tanong ng kanyang ina. Pero napangiti naman siya nang maalala ang pagdampi ng labi ng binata sa labi niya. Kahit hindi man iyon sinasadya, ay maituturing niya pa rin iyon na kanyang unang halik. Kahit kailan ay hindi pa kasi siya nagkakanobyo dahil sa nakapokus lang talaga siya sa kanyang pag-aaral. Ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang at alam niya ang paghihirap ng mga magulang para lang maitaguyod ang kanyang pag-aaral. Pero sa pagkakataong ito ay nakatapos na nga siya sa kursong nursing. At kung may dumating man na pag-ibig sa buhay niya, ay sa tingin niya, handa na siya para dito. Hanggang sa nakatulog na lang ang dalagang si Maris, habang nagmumuni-muni at iniisip pa rin ang mga kaganapan noong inihatid niya si Magnus sa silid nito. Magsama-sama po tayong muli sa kasunod na kabanata na tuklasin ang lihim ng medalyon.